Malapit siguro. Malapit siguro. Una-una ay yung bang yung part na she lost her youth. Parang ganoon din ako because I had to work early. Pangalawa, siguro yung pagiging independent. Yung hindi nagdo-dwell on problems. Yung kasi every time I have problems, ang iniisip ko na agad, yung bang mangyayari 5 years from now, or medyo may pagkaganon ako, futuristic na pa, ano, yung hindi ako, pagka hindi to nag-work, kailangan may plan B ako. Intentional yun, on our end, na isang bata ang ilalagay mo doon. Kasi pag tinignan nyo rin, pag napanood nyo po yung pelikula at nakita nyo yung character ni Bea, isa siyang babae who basically lost her youth. So very take charge, very in charge tong babae to. Kaya po nung nakita niyo siya sa ulan, nagpapalit ng gulong. Di ba? Kaya niya yung sarili niya, hindi siya maghihintay para sa isang lalaki na palitan yung gulong. Na naglagay kami ng isang lalaki na meron siyang nararamdaman para sa babaeng to, pero hindi niya sinasabi kasi ang feeling niya, hindi ako ang gusto niya. Okay? Hindi ko siya pinansin for the longest time. And kaya, nung dumating si Enrique at nagulo yung mundo nila, tsaka lang niya na-realize, kailangan pala may gawin ako. Kailangan maiparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. What would it take for this boy, this man-boy basically, to grow up? And the funny thing is, it's another boy. Ang unang preparation na ginawa doon ay nag-aral si Bea magpalit ng gulo. Pero sa totoo buhay, alam mo, puro ako charred, but puro ako itim sa mukha. Oo, mabuhi siya talaga. Kaya kailangan sa ulo para yung dumi mabura. Kasi nasa tunay na buhay ko na sobrang dumi ko noon. Talagang ano siya, haggard, hulas na hulas. It's difficult then to shoot sa rain. And then, actually, swerte na rin namin kasi rainy season ngayon. So yung second night namin, bumabagyo actually noon. So meron kaming actual rain. Oh, sakto yun eh. Kasi mapatugo siyang eksena. That's why we needed to prepare for it. Technically, and then physically. Actually, before we worked on the film, kasi nangyari noon, it's my first full-length with Bea. It's my first time with Dong. And first time nila together. So parang kumbaga, we needed to warm up and you know, get to know each other. So, we had dinner and then nag-bond kami gano'n. And doon pa lang, parang naramdaman ko na na, may chemistry ito. It's something that was, and is evident, you'll see sa film, na meron talaga silang chemistry. Meron silang, alam mo may future, parang future partnership. Sure. Sinabi lang ni Ma'am Charo kasi na, before kasi ako, ang paniniwala ko na parang kailangan love team or meron dapat, may something na sila talaga, may pagtingin na sila sa isa't isa. There's ano, attraction para magkaroon ng chemistry on screen. Pero sabi ni Ma'am Charo sa akin, hindi. Dapat yan, kung magaling talaga silang artista, mapaparamdam nila yung love kahit na hindi sila talaga in love dito sa tao. Oo. It's not just a best friend story. A lot of people think it's a best friend story, but Greg May and I were discussing that it's also an epiphany story. It's a second chances story. Kasi epiphany na, yun nga, like what the trainer is saying, what would it take losing someone for you to realize that she's the one? You have to learn to appreciate what you have before it becomes what you had, diba? Also, second chances, kasi it's Kat, yung character ni Bea, Kat's second chance at youth, Kat's second chance at finding love, but at the same time, it's also about Wacky's second chance at, you know, finally manning up and being brave. I want them to be more appreciative of the people around them too. Yung pahalagaan po talaga nila kung anong meron sa kanila and what they've taught one another. It's a story about courage or being brave about love. Na what if wala ka ng second chance? Diba? Para life is too short. I mean, kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo. Life should be simple. Love knows no age and no time. Kasi parang, you know, Wacky wasn't ready nung earlier part ng life niya. But there is a perfect time for it. Love knows no age because, you know, when you think this story, kasi Wacky, si Ding Dong turned 30, parang, kala mo, di ba, parang nandun ka na sa, ano na yung 30 ka na eh, pag lumagpas na siguro yung age for them. And there's Enrique who's younger, so there's no age for it. You cannot say when it's gonna happen, how it's gonna happen, so, yun. Yeah.